Hey mga kableng! Dito ulit tayo. Meron ako ditong ito. Desktop power button. Ito. So, gagamitin natin 'to, power na button na 'to if sira yung power button ng set ng casing niyo or gusto lang niyo yung mag-invento or meron kayong customize or yung mga CPU na caseless. Pwede ito gamitin. So, sa video na to, ipapakita ko paano i-connect ito sa casing ko kasi sira na yung power button ng casing ko. So, gagamitin natin to. So, let's go! So, ito yung pa... Ano man? Makukita na. So, ito yung power button. So, tatanggalin natin. Bago po to, in-order ko sa Shopee. Salamat, Shopee! Ito yung power button niya. May reset button pa siya. So, may USB, dalawang USB. Tapos, may audio jack. Meron pa. So, ito ay naka-HDMI connector kasi ito yung receiver. Yeah, parang receiver. So female, male, kakabit natin dito. So, itong ikakabit natin sa board, meron siyang, meron siyang USB na connector. Iko-connect natin to sa board, to lahat. Iko-connect natin sa board. Meron din siyang audio. Meron ding power LED negative at positive. Ito. Tapos power switch at reset switch. So, i-connect natin 'to. Tara. Ayan. Anan. So, ito yung CPU na kakabitan natin ng power supply. Desktop power button, desktop power button. So ito 'yon. Tatanggalin muna natin yung itong video card kasi para hindi hassle ang pagkakabit. So tatanggalin natin 'to. Yung video card. Tapos tatanggalin natin yung audio kasi or hindi na lang as is na lang natin audio, hindi na natin ikakabit yung audio ng power button. So ang gagawin na natin is i-connect na lang yung USB. Tapos tatanggalin natin ito yung mga power switch at ito. Tinanggal ko na. Reset switch. Ibabalik na lang natin tong HDD LED. LED kasi wala pong connector doon sa power button na HDD LED. So ibabalik natin dito. HDD LED. Yon. Na-connect ko na. Yo, itong iba hindi ko na 'tong magagamit. Yon. So i-connect muna natin 'to. Itong hindi natin i-connect 'tong audio. Kita ba? Yan. Yun natin i-connect ito kasi ang gamitin ng audio yung nasa casing na lang. Since yung sira is yung power button lang. So, ikagabit natin itong reset switch. Reset. Tapos, yung
hanapin na yung iba. Power switch. Yan. Nakabit ko na. Tapos yung power LED na negative at positive. So ito. Ito yan, ito. Ilalagay na, kabit natin dito. Yun, naikabit ko na. So, hindi ko ginamit yung HD audio. Yung USB na lang. So, ito yun. Ito yun. Ilalagay natin sa side panel. Ilalagay natin siya sa side panel. Dito, side panel. Ayan, para makita sa video. Yun, dito. Dito natin ilalagay. Side panel. Kita ba? Yon, side panel. Yan. Tapos screw natin. Kasi ito yung female na receiver sa power button. Yun, naikamit na natin. Sisiu, capital P-U-P, Sisiu. Galing. So, ibabalik rin na, ibabalik din natin yung video card. Kasi may video card yung unit ito. Ibabalik natin yung video card. So, yun. Ito yung video card. Ibabalik natin yung video card. Yun. Ay, kabit ko na. Tapos lagyan natin ng screw. Okay. 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 So okay na. Nailagay ko na. So ang gagawin natin is ikakabit natin 'to. Ito. Ikagamit natin sa likod. Good thing is meron siyang ito, sticker, double-sided sticker. So tatanggalin natin yung papel, tapos lalagay natin dito or saan nyo gusto ilalagay. Sa akin prefer ko dito. Dito na lang. So diyan ko inilagay. So diyan. And then ito parang HDMI, ikakabit ko dito sa receiver end. Dito, sa female. Ito yung male. So, ilalagay natin. Ganun lang kasimple. Kakabit. Doon. Yun, yun, yun. Tapos, yung wiring management natin. Yun. Tapos, cable tie. Yun, simple lang. So, yun, ikakabit ko muna to para matesting natin if working siya or hindi. So, yun lang. So, naikabit ko na yung mga dapat ikabit. Yung mouse, keyboard, video, VGA cable, power. So, titesting natin na mag-on ba yun. Mag-on ba to? So, I hope gagana. Hala? Wala dyan yan. Hala? So, transfer ko tong power button dito sa isang CPU na to kasi sira rin tong CPU na to na power button. Sira yung power button ng CPU na to. Kasi yung isa, yung kinabitan din kanina,
sira yung power supply. So, ipifix ko na lang yung bukas, papalitan ko ng power supply. So, for the sake na matitest natin yung power button, if working yung pagkakabit o hindi, i-check natin siya. So, all connected siya, gaya ng dati, gaya kanina, just follow the steps, yun lang. So, reset, tapos yung power button. So, reset, power button. So, i-click, press natin power button, mag-uuna siya. Hindi ko na lang siya kinunek sa display or sa monitor kasi medyo hassle na. So, to check na lang if mag-on yung PC or hindi. So, we'll just press the power button. Yun. Gumana. So, nag-on rin yung power button ito. Umiilaw. Kita ba? Kita, no? So, yun. Umiilaw. Yun lang. So, yun lang mga kablink. If hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please click the subscribe button and then click the bell icon para manotify kayo sa mga bagong upload na video ko. And then, please click the thumbs up icon para i-like nyo itong video na to. So, yun lang. Kita-kits sa next video ko. Hey mga kablink.